ito ang DWDD 1134 kHz sa Tropa Radio. Iba tayo! Sa ating lahat, mga katropa, kayo po ay patuloy na nakatutok sa 1134 kHz DWDD Katropa Radio at live na live pa rin nanonood dito sa CRS Virtual RTV. Sa ngalan po ng ating katropang si Amihan Sabilio, ako po muna ang inyong pansamantalang makakasama sa umagang ito. Katropang Lovely Guillermo, dito lamang po sa programang Tropa. At ayan mga katropa, maraming salamat po sa lahat na ngayon pa lamang ay umaantabay na sa ating programa at lalo po sa mga ating mga tagapakinig sa ating himpilan sa DWDD Katropa Radio. At salamat din po sa ating mga bisita sa umagang ito ay mamaya ipapakilala po natin sila. At syempre mga katropa, araw po ng Miyerkules. At syempre kapag Miyerkules, nasanay na tayo na meron po tayong mga kasama mula po sa iba't ibang organization o kahit sa iba't ibang kumpanya. At syempre kasama pa rin po natin mga katropa si Ma'am Perla Teves. Ang madalas po nating nakakasama tuwing Miyerkules talaga mula po sa Philvets. Good morning po ma'am. To you, lovely Guillermo. Ayan po. At syempre, hindi lamang po kami dalawa ni Ma'am Perla po sa umagang ito. Meron po tayong espesyal na bisita mga katropa at hahayaan ko pong si Ma'am Perla na ang magpakilala po sa kanya. Introduce muna po natin, ma'am. Yes, before I proceed, I would like to greet the officers and men of the Armed Forces of the Philippines, the Civil Relations Service Virtual Radio TV with DWDD, the Armed Forces Radio. And also, I would like to greet the avid listeners and viewers, especially the veterans, retired soldiers, and their dependents. Now, today, you know, it's already Wednesday again. Yes, ma'am. So, as usual, it's Philbert's time. Mm-hmm. So, stay with us for 1 hour. I know it's going to be a learning experience for us. And we are so lucky today to have a very important guest. And she is a supervising science research specialist, being the head of Biomedical Research Section, mm-hmm. Atomic Research Division, Philippine Nuclear Research Institute, or PNRI, of the Department of Science and Technology. And she is no other than Miss Zenaida De Guzman. Thank you very much, Miss Pearl and Mr. Lovely. It's a great pleasure. Good morning po, ma'am. Yeah, good morning to everyone that are watching this program. So I'm very pleased to be here as one of, as the guest of this program. Ayan, ma'am. Matanong ko lang po, first time niyo po ba dito na maimbitahan or naulit na lang din? Oh, this is my first time here. First time. Mm-hmm. At syempre, ma'am, sana po ay hindi po ito first time. Sana makasama pa rin po namin kayo sa mga susunod pa. At ayan po, syempre na-introduce na po kayo ni Ma'am Perla. Ngayon naman, ma'am, ay kumusta naman po yung naging, saan po ba kayo nanggaling? Kumusta po yung naging biyahe? Maganda naman yung biyahe namin ngayon, yung pagpunta namin. May mga namin. Kasama po yes, kayo. Yes, ang kasama makalala po si... Makalala po natin sila. Sige si Miss Tina and Miss Joanne. Hello po. Sila yung information officer ng aming institute. Galing ako sa, I'm from Philippine Nuclear Research Institute. Philippine Nuclear yes. Research Institute. This is under Department of Science and Technology. Yeah. Saan po matatagpuan yung inyong office, ma'am? Sa Quezon City, Diliman, Quezon City. Malapit along Commonwealth Avenue. Along Commonwealth yes. Avenue. Ayan si sir po, ma'am, yung kasama po ninyo ngayong umaga. Batiin na rin po natin
Si Ma'am Perla, opo. Ang kasama ko ngayon si... Marami po tayong bisita ngayon, mga katropa. Si Colonel Del Mar Teves, he is my husband, retired, formerly of the Philippine Army. And he is presently the training director of FieldWeds Skills Training Center, wherein we are offering free technical vocational courses to the veterans, retired soldiers, and their dependents. And right now, we opened last week, that was January 17, the courses, and it will last for a duration of 5 months. So they will be graduating on the first week of June, because we will be opening the next batch of scholars for the second batch, which will begin on July 2018. And for those who would like to enroll in our technical vocational courses, they can call up 519-9927 and 519-9928. Ayan, maraming salamat po, ma'am. At ayan, mga katropa, atin pong narinig kung sino po yung mga interesado. Ano, o pwede rin pong i-message nyo po dito para kami po mismo yung magpaabot kay Ma'am Perla sa mga interesado pong mag-enroll. At ayan, good morning po sa lahat ng nakatutok sa ating programa sa ating pong Facebook page. Live na live po tayo napapanood sa CRS Virtual RTV. Ayan, sa mga nakikinig po sa ating radyo, mga katropa, pwede na pong buksan ang ating Facebook, ang inyong Facebook account at pumunta lamang po sa CRS Virtual RTV at paki-like po yung button po dyan. At ayan, 10:19 ng umaga, mga katropa, bago pa po tayo maubusan ng oras. Kasi napakabilis lang eh. Mabilis lang po yung oras. Magugulat ka maya-maya. Tapos na yung isang oras po nating usapan. At ngayon, ma'am, dumako na po tayo. Ito po sa inyong ibabahagi na panibagong impormasyon po sa amin. Ayan, ito pong bagay na ito, aminado ko, medyo bago po ito sa akin. Mm-hmm. Hindi ko pa siya ganun naririnig. At naniniwala po ako na hindi lamang ako yung meron pong mapupulot na bagong impormasyon, maging na rin po yung lahat ng ating mga katropa na nakatutok po sa umagang ito. Alright, ma'am. Sige po, umpisahan na po natin. Ang topic po natin for today is all about ito pong tinatawag nyong novel biomedical products. Ayan. Using gamma and electron beam facilities. Mm-hmm. Alright, ma'am. Sige po. Bago po yan, bigyan niyo po ako ng konting background sa inyo pong ginagawa, ma'am. So, bago ko ilahad yung aming mga ginagawa sa PNRI, gusto kong magbigay muna ng introduction about PNRI kasi hindi naman lahat sa mga nanonood ay familiar sa PNRI, sa Philippine Nuclear Research Institute. So nagsimula kami, it was created since 1958. Yes, we're already on the 60th year this year. So medyo matagal na rin. And then ang ano namin is before ang pangalan ng PNRI, ng Philippine Nuclear Research Institute, is Atomic Energy Commission. Atomic Energy, it's a commission under the noon pa is science and kailan lang po napalitan, ma'am? So net 1987. So okay. It was it was changed to Philippine Nuclear Research Institute. So, ang mandato nitong aming institute ay mag-undertake ng research and development studies on the peaceful application ng nuclear technology. At saka, we also institute yung regulatory doon sa mga nag-use ng radiation, like the hospitals, the industry, at nag-i-enforce din kami ng mga safety measures para sa safety ng public sa using radiation radiation sources. So ito yung mandato namin, and we would like, really our mission is really to contribute to the safety of the well-being using this nuclear technology. So under this, ang aming institute ay nagka sa aming pag-aaral at sa ginagawa namin under the research and development studies, ito nga yung aking ilalahad ngayong work. So, meron kaming research R&D at saka regulatory. So, bali dalawa ang function, main function ng PNRI. Research and regulatory, yung dalawang main function. Ayan po, ma'am. So, ano ma, bali ma'am,
Ito pong, matagal na po kayong nagtatrabaho po dito? Yeah, 40 years na ako. Buong buhay na talaga. Yeah, since, from the beginning, nasa PNRI na ako. So, ibig sabihin, 70s pa. Oo, ibig sabihin, talagang hasang-hasa na. Nag-dedicate na ako dito ng ano sa R&D. Na on siguro the peaceful. Dalaga ka pa nun. Ano? Dalaga pa ako no. Hanggang sa ano na, makapag-asawa na. Magre-retire na nga ako next. Yeah, about to retire this kasi year. Kasi 60 years na po yung inyong... Yes. Mm-hmm, tagal na din. So, ayun, nakakatuwa ano yeah. na... Kung saan ka nagsimula, parang doon ka rin matatapos. Doon ka rin matatapos. Oh, yeah. At syempre, maliban po doon sa bagay na yan, ay nasaksihan mo. Yes. Yung ups and down na lahat nung napagdaanan halos yes. ay masasabi mo na part ka niyan, di ba? Ibig sabihin, makikwento mo doon pa sa mga susunod na generation na nasaksihan nyo po yung mga bagay na napagdaanan ng inyong organization. Nakakatuwa na marinig po yung mga bagay na yan. Kasi sa panahon ngayon, yung iba, pabago-bago na rin ng trabaho, di ba? Hindi na makapag-stick dun sa work nila. Yeah. At yun, isa po kayong halimbawa na mas maganda na mag-stay na lang doon sa trabaho na umpisahan mo na kung maaari, di ba? Alright, ma'am. Mas maganda yan. Based on your experience naman yes, po talaga, di ba? Kasi syempre, yun na yung nakasanayan mo. Eh. Okay, yeah. Pero syempre, naniwala po ako na ano din, minsan naranasan mo din na parang ayaw mo na kasi meron ding mga pagsubok na nangyayari, di ba? Syempre, dumada naman yan. Alright, ma'am. Sige po. Dumako na po tayo sa at inyo pong ibabahagi sa amin sa umagang ito at naniniwala po ako na magiging mapupuno po ng impormasyon nitong ating umaga. Alright, ma'am. Sige po. Ano nga po ba itong tinatawag na food irradiation technology, ma'am? So, sa amin nga, sa Philippine Nuclear Research Institute, meron kaming iba't ibang section na nag-undertake ng research and development projects para noon ipakita namin na ang radiation ay hindi naman harmful. Mm-hmm. It is really, yung meron siyang mga application na kailangan natin sa ating kalusugan, sa mga pagkain, sa medical, sa agrikultura, at sa environment. Ito yung aming sinasaliksik at talagang pinag-aaralan ng matagalan mm-hmm. at para noon ma-transfer yung technology sa mga stakeholders na potential ano. So ang isa sa mature technology na aming ginawa na is dinevelop dito sa amin ay yung food irradiation. Mm-hmm. So pag sinabi natin food irradiation, physical process 'yan, just like naglalagay tayo ng pagkain sa refrigerator, sa freezer para ma-extend yung shelf life. So we use irradiation para noon expose namin ang mga pagkain sa aming may facility kami na ng gamma irradiation facility at saka electron beam sa PNRI. So dito ngayon ini-irradiate, pag sinabi nating ini-irradiate, ini-expose ang mga pagkain. Ini-expose ang mga pagkain sa like for example mango, onions, okay. Like that para noon magkaroon ng desirable effects. Mm. Tayo ay naggumagawa nito para hindi sa to the detriment of the public but to be able to preserve the food. Ma-lengthen yung shelf life niya using radiation. Parang alternative na yes, it's an alternative treatment para no for chemical treatment. Okay. Like kunyari nag-i-spray ang mga ng chemical spray to get rid of the insects, mm-hmm. to get rid of the microbes. So we offer this technology irradiation para non as an alternative treatment to the use of chemicals. Okay po. Yeah. So meron kami nitong ino-offer na ngayon it's a semi-commercial na. Hindi lang R&D kasi marami na kaming mga R&D na patunayan sa na mga iba't ibang produkto na talagang effective ang radiation. Pag nag-irradiate naman tayo, energy lang will pass through the product para noon mamatay ang mikrobyo, mamatay ang insekto, mm-hmm. mapreserba ang pagkain. Ito po ma'am, may direct ano po siya? Meron po siyang direct contact doon sa source ng energy? Or so yan ang magandang tanong, lovely, yes, kasi kaya safe itong anong ito is the food will not come in contact with the radioactive materials. Although sa gamma facility, ang ating source ng radiation is
cobalt-60 na radioactive. Pero nasa ilalim siya ng tubig, pool of water. If you like, you can visit our facility na hindi siya nag-come in contact with the food. So it's only the energy. Para bang pag nagpa-x-ray tayo, punta tayo sa loob ng x-ray room, titingnan, energy will pass through our, ano, at hindi tayo nagiging radioactive paglabas natin. So ganun din itong irradiating or exposing the food to the gamma sources. Lahat po ng klase ng pagkain. So, ito, ito naman ay approved ng Food and Drugs, World Health Organization, FAO International, at saka talaga na-evaluate na yung safety nito. Napag-aralan matagal. More than 40 years. Doon lang tayo takot sa word na radiation. Yes, yeah, that's why we really need this kind of information campaign. Parang ang nangyayari po, ma'am, ay binibigyan nyo ng ibang kahulugan yung radiation in good terms. Yeah, but we are saying that this is the peaceful application of radiation sa food, sa medical, hindi lang sa pagkain. Kasi pag radiation, ano yung mga nanay natin, di ba? Yes. Oh, huwag kang tumapad dyan sa computer, yung mata mo, ganyan, Siyempre kung hindi lahat naman ng sobra ay masama, di ba? So anything, kahit sa heat, sa ano. So ang, for example, pag nag-irradiate tayo, nag-expose tayo ng sibuyas. Okay, ma'am. I take a practical example, sibuyas. Ang sibuyas, ilinalagay lang natin sa cold storage para mapatagal yan. Ang importante dyan ay hindi siya mag-sprout agad. Once na nag-sprout na or tumubo na yung dahon sa ano na siya, mababa na yung marketability niya at saka sira na yung, malambot na yung ano ng bulb, even at chill temperature. But when you irradiate, it will extend shelf life kasi hindi siya mag-sprout agad. After 6 months, maganda pa rin yung quality ng ano, hindi kumbaga na preserve. But with cold storage, 3 months lang, 3 to 4 months, it's already fully sprouted. So doon ang benefits ng radiation, yung 2 to 3 months na nadadagdagan pa ng shelf life kasi nga hindi siya nag-sprout. Good bulb pa siya, matigas pa yung bulb niya. I see. So sa sinasabi mo ngayon, I think the shelf life of onions, for example, is lengthened. By a period of 2 to 3 months. So yung ordinarily is cold temperature, 3 to 4 months lang. Fully sprouted na yan. But more than 6 to 7 months pa yung irradiated. So about 2 to 3 months more. So malaking benefits yun sa mga traders, onion traders. Yes. So siguro hindi lang naman siguro onions. Yes. Also other vegetables. Vegetable. Itong pinag-aralan namin sa fresh vegetable, especially itong carrot, yung mga ready-to-eat vegetable na nasa anong ginagawa nating salad, we eat it raw. Ang nakita namin is really kahit hugasan mo yan or lagyan mo ng ano, meron pa ring microbes. About yung mga leafy vegetables ng mga pechay? Usually, after a day, medyo lantana sila. Pwede bang i-expose yan sa food irradiation to lengthen the shelf life? Kasi ang nalalaman ko, dito sa mga palengke, to lengthen the shelf life of the vegetables, ini-immerse or sinusoak yung mga vegetables sa parang, what do you call it, formalin? Yes. I am not a fan of that. You know, that's what I heard certain also. Certain chemicals now. Yeah. Yes. That's why we want to get rid of this use of chemicals, especially itong mga chemicals that will be detrimental to our health. And so, with irradiation, we can use that to leafy vegetable. Nakita na namin yan sa mga lettuce na ang number one objective of irradiating is to get rid of the pathogens. Ibig sabihin ng pathogens, yung mga microbio na nagko-cause ng sickness. E. coli, salmonella. Okay. Yan ang isang kalaban natin sa mga leafy vegetables. So, if we irradiate that, i-eliminate yung mga yan. And we are safe to eat the irradiated because wala na siyang pathogens. For example po, and itong, it can extend the shelf life. Okay, ma'am. Ito pong lettuce, how long, ma'am, halimbawa, na undergo po siya sa irradiation, gano'ng katagal, ma'am?
Well, bago malanta. Wala pa kaming study sa shelf life. It's, kasi initially lang ano, ang aming main objective lang muna is mawawala ba itong mga mikrobyo na to na magkukos ng ano, because ano, but ang nakita namin din is pag nasa refrigerated temperature, na-extend siya more than a week. Ayun, matagal-tagal. Yes, na. Usually kasi kung yeah, kasi ang mga pagkabulok kasi niya is due to ano rin eh, mga fungal infection, yung mga yan. So, if we get rid of that, maalis yan through irradiation, may extend yung shelf life niya. Okay. Now, we are talking about fresh products. Yeah. Now, what about those canned? For example, the sardines. Yes, ma'am. Kung ang shelf life ng sardines ay siguro mga 2 to 3 months, can we lengthen it with the use of food irradiation for longer period, maybe 1 year, 2 years? Mm-hmm. Well, canning kasi is a form of sterilization because it undergoes heat, high heat temperature. So we don't need to irradiate that. So, baga yun na siya mismo. Yun na yun. Kaya lang siya masisira is siguro yung mga nabulok or mga matatagal na ano. But canning is, ano, kung maganda ang proseso ng canning. So, but canning is already a form of sterilization. Pag may sterilization na, irradiation will not come in na. Or, pwede rin siya combination treatment ng cold storage and irradiation. Pero kung ano na, kung baga sa ano, makakompromise naman yung quality niya. Okay. Na undergo na siya ng autoclaving, high heat, i-irradiate pa namin. So, doble-doble. So, we don't, Do you suggest to irradiate fish? Yes. Kasi ang fresh fish, usually, at the end of the day, medyo namumula na yung mata, medyo soft na yung, yung flesh. Yes. And what about the cooked one? For example, kasi I'm fan of taho. You are familiar with taho. Oo. Kasi ang sabi ng nagbebenta, kailangan daw ma-consume lang in a day. Mm-mm. Kasi the following day, iba na yung spoil na siya. Oo. So, can that be irradiated? Sa taho, wala pa kami experience, but we can try it. Ano, because if we can lengthen, ano, but sa mga dried, when it comes to mga fishes, pwede ang frozen fish, dried fish. Kasi yan naman, importante yan sa mga nag-export ng mga, ano, because hindi nila tatanggapin ang mga frozen, yung mga nag-export ng frozen tuna or ano sa other country, kung meron siyang presence of salmonella in E. coli. Pag meron lang niyang kahit isa, reject yung ano mo, kung ikaw ay supplier. So it's a great loss sa ano. For normal, kung sa atin na ano, that will be a safety measure. Of irradiating then. Pero sabi nila, kung fresh na mat, ano, why not? Siguro hindi na namin kailangan mag-irradiate kung kakainin. But basta't mas maganda yung quality ng ano. And ang isang inaano namin, hindi pwedeng irradiate yung mga bulok na pwedeng, ano, it should be a good quality. No. Irradiation cannot do that because we always want to have a good quality to extend the shelf life. Ang isang pinakamaganda na aming commercially, ano na niya, ay yung mga spices. Yan ang pinakamalaking ini-irradiate namin ngayon in semi-commercial tonelada. Because spices, black pepper and all that, from the beginning, dun pa lang sa farm, to handling, to processing, it has so many microbes. Yes. Sa handling so, pa lang natin, spices. When we mixed it with the food, kaya nga nasisira yung mga outbreaks ng eating spaghetti, cooked food because of the presence of sa mga ingredients. What about fresh eggs? Kasi there are many who would say na it's not advisable to eat fresh eggs kasi baka naman merong salmonella yon, contaminated. Do you suggest food irradiation with fresh eggs? Well, in U.S., they are now irradiating powdered eggs. Alright po. Ayan, napakarami nating nalaman na ito. At syempre, sabi ko na nga, di ba,
Napakabilis lang ng oras. Ayan, mga katropa, 10:37 po ng umaga. At kasama pa rin po natin, ito po, ayan, si Ma'am Zen... Si Ma'am Zenny at si Ma'am Perla. Magbabalik po kami, mga katropa, matapos lamang po ang ilang paalala at asahan niyo po ang iba pang mga impormasyong aming tatalakayin sa umagang ito. Maraming salamat, mga katropa. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Kilohertz, Katropa Radio, iba tayo. At ayan, mga katropa, tayo po ay nagbabalik dito pa rin po sa programang Tropa. Ako pa rin po ang inyong kasama, Katropang Lovely Guillermo. At syempre, kasama ko pa rin po si Ma'am Perla at si Ma'am Zenny. Ayan, tama po ba? Yes. At ayan, tulad nga po lang paulit-ulit kong sinasabi, mga katropa, napakabilis po ng oras. 10:41 na ng umaga at ilang minuto na lamang ay matatapos na po ang ating programa. At maya-maya po ang tabayanan po natin ang programa ni Katropang Louie Claudio sa Kumusta Pilipinas. At syempre, unahin ko na po ito. Pasalamatan na muna po natin ang ating pong mga... ang ating pong tumutulong po sa atin, ang ating internet service provider, ang Infinivan, pati na rin po ang ating broadcast partner. Salamat po sa PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office, at ang ating pong IT partner, ang Key Square. Inuna ko naman para medyo yung the rest ng minuto ay sa atin na po. Alright, mga katropa, kung kanina po ay nabigyan po tayo ng introduction at background, kaugnay nga po dito sa ginagawa nila Ma'am Zenny po sa... kanila sa PNRI. Ngayon naman, mga katropa, ay dumako na tayo agad-agad dito po sa kanilang tinatawag na mga biomedical products. Mm-hmm. Tama po ba? Na using yung tinatawag na gamma and electron beams. Ayan. Mm-hmm. Sige po, meron po sila ditong dala, mga katropa, na
example ng kanilang mga products. At sige, ma'am, hayaan ko po kayo na kayo na po yung magpaliwanag kung ano po ito. Medyo ang cute nung kanilang pagkaharap, di ba? So, lovely, may Pearl, meron ang kami dito dinevelop last year pa ng, we call it honey... Last year lang, ma'am. Honey Nutribar. Ito, ang purpose namin dito kasi ang project namin dito sa International Atomic Energy Projects and 12 regions ASEAN regions ay nag-ano dito. Kami lang ang nag-develop sa ASEAN region ng ganito for disaster group, yung mga purposes, sa mga yes, and also we can use this for as a military ration sa Sri Lanka nga ginaya nila ito para sa kanilang mga military. Puro honey po yan, ma'am. This is a nutri bar, contains a cereal, mm-hmm, a pinipig, like that. Ang pinaka major nito is it contains honey. So, in-irradiate din namin ito to make it sterile and... Pwede po ba nating buksan? Yeah, nakita namin na that it can last up to 1 year. Wow. Without at room temperature. Mm-hmm. And then, it's very handy. Mm-hmm. So, yung mga soldiers siya, that would want or... to... Matamis siya. Uh-oh. Then you can have it. Sige po. Yeah. Yeah, pwede tikman. Ayan. Actually, yeah, napakaganda siya. Oo. It's like this. Pwede mong ilagay sa bulsa. It fills the stomach. Because yung kung instead of taking chocolates and all that, this is, pinatesta namin siya sa FNRI and ano, sa ITD, and then it contains so much items. Yes. And yeah. Lalo na po dun sa yung mga nagsa-stock para po sa in preparation sa earthquake. Yes. 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 And ayan, then parang lang siyang ano, it's a bar, parang mga granola bars. Uh-huh. So this is our ang mixture nito is more of our local products, mm-hmm, the pinipig, the crispies, the ano naman. Tapos so, frozen siya or... No, it's dyan lang sa ano, sa room temperature. Oh, okay. Matigas lang siya because it's nutty. Mm-hmm. So, we irradiate this for the purpose of yung shelf life niya ma-extend. One year. That is already commercialized. Pwede nang magamit yan ngayon sa mga evacuees ng Mount Mayon eruption. Tama. Kasi parang the name itself, Nutribars, yeah, parang siguro it could complete a meal. Meron siyang carbohydrates. It has a high dietary fiber. Yes. Which is, So, isa lang ito sa aming pinopromote ngayon. And then we have also, hindi lang sa food kami kasi ini-irradiate, but also the medical products. So, nag-develop din kami ng, we call it, product din ng honey. Because we would like to promote our local honey. Para nun kung ano ma... Yeah, it's a medical grade, mm-hmm, honey ang ginagamit namin dito. Coming from Laguna. Ooh. Na dinevelop namin. Ginama namin na organically grown honey. And then put it in the... Ano. So, we can use this as wound dressing. It's a wound dressing for military rin, mm-hmm, if you want to, and for the patients. Honey colored din talaga. Honey colored. Mm-hmm. Ang nangyayari niyan, these are irradiated, so sealed siya. Binuksan ko lang para makita ninyo yung ano. So, may mga limited studies na rin nito sa hospital, okay, sa mga patients. But now, we would like to do it in na mas maramihang clinical trials, mm-hmm, para makita namin kung saan-saan. It can be used sa bedsore. Yung lola ko, 92 years old, nagamit ito as bedsore. After 2 days, na dry na yung kanya. Wow. Ano. But we have to apply it kung hindi naman pare-pareho ang ano niyan sa mga pasyente. No? Okay. So we can use it sa mga, yung mga exudating wounds. Ibig sabihin, yung mga wounds, yung mga sugat na talagang nagtutubig. Mm-hmm. Yung hindi pa nag-i-infect kasi ina-absorb niya, nagiging gel ito eh. Gel-like. Medyo nagiging thicker ang ano. Once na na-absorb niya yung mga tubig. Ah, okay. Because the tubig in the wounds, it can cause infection eh. Mm-hmm. Kung hindi mo makokontrol yun. Mm-hmm. So this wound dressing can control the wound infection. Mm-hmm. And para siyang ointment.
but it's not really like, you know, but because it contains honey, and honey, alam naman natin, traditionally, it is an antimicrobial, it has an antimicrobial property. Oh, honey. So the honey will be released to the wounds, and then it will be, yung mga liquid will be absorbed by this dressing. So very beneficial itong irradiated honey wound dressing na ginawa rin namin. And it has been proven sa mga different, mga diabetic, yung mga wounds na malalaki, sa burns also, it can be used. So it's still undergoing clinical trials right now? Yes, we would like to do it in a more, in a bigger scale sana. So have you noticed some adverse effects during the trial? Because this is a natural product, there is no chemical put in it. So, wala pa namang Observations. Observations yung mga doctors na gumamit nito. Mm-hmm. I myself have proven the effectiveness of this in the many patients in the neighboring and then the relatives that I have. And so, yes. This is very effective. And ang role ng irradiation dito is to sterilize. Oh, yeah, okay. The final product kailangan i-sterilize, otherwise kung ang ilalagay mo rin ay hindi sterile sa sugat, the more the sugat will become infected. Mm-hmm. Yes. So that's the role of irradiation, for sterilization of the products, so that when the patient will use it, it's sterile. So ibig sabihin po, for non-food din applicable itong. Yeah, it's for non-food. Oh. For cosmetic also, mm-hmm. It could be used. Sa medical services. Sa mga raw materials na gagawing mga powder. Hindi lang pala sa pagkain. Para hindi mangate. Mm. Because the allergies kasi are caused sometimes by the microorganisms. Mm-hmm. So we get rid of that through irradiation. Yan ang magandang peaceful application ng radiation to get rid of the microorganisms and also insects. Pwede rin. Sa mga grains, rice, uh-oh, corn, spices, as I said, para kung walang insect, walang sisira dun sa mm-hmm, may extend ang shelf life as a means of post-harvest treatment. So maraming role ang irradiation. Ang dami. Akala ko kanina food lang yung pinag-uusapan natin. Tapos meron pala dito para sa, pwede rin siya sa mga medical devices. Yes, medical. Ano pa pong maliban po dito sa, The honey itself can be irradiated because the honey sometimes it contains through handling and process and pagkuha niyan sa mga mm-hmm source, it could also be irradiated to sterilize. In other country, ginagamit na rin ang irradiation ng honey in commercial, like for example in Australia, in other At saka yung mga infected beehives. Ibig sabihin, yung mga bahay ng colonies ng honey na infected, instead of burning it, instead of putting some chemicals, we can irradiate it. Pwede yung mga pala. Yes, okay. Oo, sa mga other bee products. So, ito yung mga ginagawa namin, just a few examples of what we are doing at PNRI. Maliban po sa products from honey, meron pa bang iba? Or medyo wala pa naman? Yeah, because sa aming section, we are dealing with biomedical. Mm-hmm. So, we also have section like agriculture. Ah, okay. We also have chemistry. And then sa health, sa environment, we have 6 R&D section dealing with different aspects. At itong inaano ko ngayon sa inyo particular is more on biomedical. And hamburger. Ayun. Also, we would like, kasi patties? In other countries, the meat patties are already irradiated to get rid of pathogens nga, salmonella in E. coli. Mm-hmm. Nakakaroon kasi nga ng mga outbreaks. Ang food kasi is yung mga yan eh. Oh, nako, di ba sa ating mga diaryo, may outbreak ng doon because salmonella ang talagang culprit doon. So, we want to irradiate beef patties or the pork patties to lengthen the shelf life, get rid of the microbes. Paano po, may iba pa rin siyang process o ganun din katulad? Ang proseso ngayon, conventionally, by means of chemical treatment, or okay. Alam mo naman ngayon, some of the talaga is kailangan very cautious na of using chemicals. So, we can use irradiation to get rid of. Kasi yung mga burger patties ngayon, lalo na sa iba't ibang
sa mga tindahan din, ano na, hindi mo na rin alam kung safe pa talaga, yes, kung saan galing yung mga karne na yun. Kasi diba? Kahit i-freeze mo ang patties, i-freeze, ilagay mo sa freezer, kung contaminated siya, if it contains microbes and pathogens, kahit may microbes eh, kung walang pathogens, okay lang. Ang pathogens kasi can cause, like salmonella and E. coli, and mga listeria and all that, can cause sickness, vomiting, and then sometimes, ano. Mm. So, yun ang inaano natin sa mga meat products, parasites. Diba? Yan ang mga parasites, yung mga worms na like that. Irradiation can really kill that. So, importante sa ano yung parasite decontamination sa radiation at saka sa meat. So, yun ang ginagawa sa aming mga sa research na ginawa namin last year pa, because we have to repeat and validate our ano. So, nakita namin na pag in-irradiate naman, we can extend the shelf life. Sa ngayon nga, more than 6 months na namin naka-store yung beef patties. Matagal na. So, tinitingnan din namin ang sensory niyan. Ibig sabihin, yung lasa, yung odor, yung flavor. Mm-hmm. Para makita, na-irradiate mo nga, numatay nga ang mikrobyo, nawala naman ang lasa. Nawala. So, ayun. We really have to, sa research, tinitingnan namin lahat yan. Okay po. Nasa process the pa rin. The chemical aspect, the microbiological, the sensory, so all aspects. May I know, if at this time, mayroon na bang mga food chain, siguro mga popular, ano dyan, mga food chain restaurants, na wherein they have already applied irradiation in their burger patties. Wala pa sa market natin. Di kasi na sa burger patties, kasi simula lang namin. Okay po. And the result of that will be presented to the private sector, siguro sa mga meetings and yung mga Food Technology Association Convention. I always, every year, nagiging guest ako ng PAF, Philippine Association of Food Technologies. And I gave them, I am presenting to them the latest research. Kasi ito yung mga food technologies ng buong Philippines na they have to know what is interesado ding malaman. Yes, okay. When do you think will this be available to the public? Well, yun ang isang malaki naming gustong gawin, yung advocacy program na ginawa na rin naman namin, but we have to make it sa talagang maramihan. Yan ang isang hurdle ng ano, yung information dissemination that we would like really to do it. Pero matatagalan pa before o medyo malapit na sa tingin mo? Yeah, because nag-start na kami ngayon sa spices. And the industry now of spices are irradiating in bigger scale. Na approve naman yan ng Food and Drugs, itong technology na to. Yes. As a safe measure. Meron tayong regulation in place using the irradiation for food irradiation. So before kasi, ang mga industry ay takot gumamit nito. They don't like to irradiate. But with the regulation in place na sa ating local BFAD and also sa mga international, we naging relax na sila of using this irradiation in spices. Sa ingredients pa lang tayo, medyo doon pa lang. Okay. Ang progress ng semi-commercial application nito. Pero at least, meron na. Yeah. Actually, I'm thinking about the costing kasi that will be another process. So, additional cost yan sa produkto. Do you think magiging tumataas ang presyo ng mga food products natin kung mag-undergo ng food irradiation? For example, and, hamburger, baka tumaas yung presyo ng hamburger. Yung dating 13, magiging 20. Yeah, any treatment, any technology na ina-add natin sa pagkain will add cost. Even heat treatment, possible. Chemical treatment, laging may ano. And base naman sa other countries, ano, mas mababa pa nga ang cost ng irradiation kesa sa heat treatment, cold treatment, and the mga other forms of treatment. Sa US, DA cost analysis, nakita nila na ang irradiation ang pinakamababang ano, in commercial quantity. Ang pinakamababang cost na mai-add sa isang tonelada. Hindi man mababa, but it is competitive. Halos pareho.
Pero hindi mas ganun tataas. Kasi kahit i-refrigerate mo yan, i-freeze mo yan, it will add cost because of the energy. Mm-hmm. Yes. Heating, autoclaving, much more because you will need more energy to ano that. Kung i-subsidize ng government, yun siguro walang added cost. Pwede. So sa ngayon nga, nag-iisip na ang government natin to do mag-establish ng commercial facility. Yung ginawa naming feasibility with the Department of Agriculture two years ago, eh nakita namin viable naman siya for a commercial facility to establish dito sa country natin. Okay. In other countries, say Japan, China, they have more than 200 irrigation facilities for irrigating different food items for export and for ano. So more than 1,000 facilities all over the world, and 52 countries are already irrigating in commercial scale. Oh, I think that's one of the reasons kung bakit may mga produkto tayong i-export, food products na minsan nire-reject ng receiving country. Yeah. Mm-hmm. Yes. Kasi because hindi of that. Irrigated. Meron ng mga tumutubo doon. Na US now is requiring irrigate. Pag nag-export tayo ng mangga, yes. Ang US is requiring that it should be irradiated or vapor heat treated. Bananas. Yeah, banana. Yes. Ngayon ang amin tinitingnan. Bangkok is already exporting irradiated medyo banana. Medyo tayo na lang pala yung naiiwanan ng konti. Vietnam has more than 9 facilities. They export already their dragon fruit to US. Dragon fruit. Kasi maganda talaga siya. Mm-hmm. So what about orchids? Kasi nag-export tayo ng mga plants. Yes. Saan sa airport? Mayroong quarantine because section. Quarantine. Insect naman ang problema dyan, di ba? But so irradiation can disinfest the insect. So may mga trials na rin kami sa mga orchids. Because some companies would like to export their orchids. Yes. At titingnan lang namin yung mga shelf life nga because kaya ba ng ating by ship na i-export ng matagalan. All right. But irrigation can do pwede that. Pwede din pala sa plants. Sa plants. Yes. Cut flowers. Mm-hmm. Oo. All right, mga katropa, 10:59 po ng umaga. Maraming salamat po sa inyong pagsama po sa amin sa programang Tropa. Ayan, sabi ko na nga, di ba napakabilis po ng oras. Yes. Pero parang medyo bitin eh, marami pang gustong ibahagi si Ma'am Zenny. Pero syempre ma'am, asahan po namin yan sa mga susunod po yung pagpunta. Mm-mm. Na mababahagi niyo pa po yung iba pa na lalo na kung meron pong updates kaugnay po dun sa irradiation, di ba? Yes. All right, ma'am. Sige, ma'am. Any last message po? So, last message ko, thank you, lovely. Thank you, Pearl. At thank you dito sa inyong institute for giving us ito to share the information, the technology that we have in the Philippine Nuclear Research Institute. Mm-hmm. Kung gusto niyo pang malaman ang mga in-depth or details ng aming ginagawa, you can visit our institute sa Diliman, Quezon City, Commonwealth Avenue. Our number is 926-929-6011-215. And then visit our facility, visit our laboratories. And then you can see for yourself kung ano talaga ang magandang, ang beneficial technology na applicable sa atin lahat dito. Any website, ma'am, or Facebook page na pwedeng mapuntahan po? So, we have www.pnri.dost.ph.gov.ph. Meron kaming website na sa PNRI. Facebook din. Yes. DOST Philippine Nuclear Research Institute. Yes. Ayan. Pwede nyo nang puntahan yan, mga katropa. Para po sa mga interesado. Kasi syempre, yung mga tagapakinig po natin ngayon, medyo namangha sila kung ano ba yung pinag-uusapan natin, di ba? At syempre, dahil napakinggan nila yan, ngayon ang mga kabataan, iba na rin mag-research, pupuntahan na yan sa Facebook lang, madami diba? Madami pupunta mga estudyante sa amin. Field trip, ma'am. Meron ding nag-ganan. Yes. Ayun, maganda pwede yan. Pwede i-arrange sa information. Meron kayong information group, Miss Tina, Miss Joanne. They are always open. Actually, kung meron ngang mag-field trip, ma'am, yung mga schools or universities, isa ito sa mga magandang i-recommend na puntahan. Kasi yung mga nagtitisis. Yes, research. Tama. Marami ngayong for gumagawa. For research talaga. All right.
Ayan, mga katropa, kayo po, Ma'am Perla, meron po kayong nais batiin or pasalamatan? I would like to thank our guests, and yes, also ma'am. To you, lovely, and the companions of our guests, si Tina, Sir Boyes, and Joanne. As what I have said, parang it's really a learning experience for us. Panibago. Kasi, mm-hmm. Totoo yun. And this is a good... Your studies talagang very important yun nowadays because, alam mo naman, health concern is the concern of everybody. Health is wealth. Yeah. Yes, and health is wealth. Lalo na, medicines are getting expensive. All right. Yes, mas magandang we go to the prevention. Yeah. Yung pang, instead of the cure, yung prevention system natin sana ma-develop yun para naman we should be careful in our food. Mm. Thank you very much. All right, maraming salamat din po, Ma'am. Yeah. Ayan nga, sabi ko nga po kanina, sana hindi lang ito yung una at huli. Alam ko po na masusundan pa yan ang inyo pong pagbisita. Ayan, maraming salamat mga katropa sa inyo pong pagsama sa amin sa umagang ito. Muli, sa ngalan po ng ating katropang si Amihan Sabilio. Ako po ang inyong katropang si Lovely Guillermo. Magandang umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo.